Yo, welcome back sa ating channel mga kayabe, no. So, for today's vlog, meron akong i-share sa inyo kung isa ka sa mga namimili o isa kang tracking owners, no. Mga nagta-tracking ka, syempre namimili ka ng mga sasakyan. Dalas binibili nyo Surplus Japan, no. So, paano ba tumingin ng sasakyan na Surplus Japan, no? So, kailangan ma-siguro din natin yung mga nakukuha natin na unit. So, ano ba yung mga dapat natin i-consider kung blow-by ba ang makina? So, ang topic natin ngayon, paano mo masabi at paano mo malalaman kung blow-by ba yung makina? Since na pag namimili tayo, wala tayong pang-compression test, no? So, ituturo ko sa inyo yung mga simpleng pamamaraan para magkaroon ng idea kung paano malalaman yung blow-by ba yung mabibili natin. So, tara! So, unang-una, kapag tumitingin tayo ng makina, no? Usually, ginagawa natin mga kayabe, binubuksan natin tong oil filler cap. Yan, nakikita nyo, may usok yan mga kayabe, no? Umuusok yan. Yan, umuusok yan, no? So, siyempre, ang salesman ang sasabihin, change oil lang yan, no? Yan, di nyo makikita na may talsik. Walang talsik yan mga kaibigan, mga kayabe, no? So, ang makina, walang vibrate, walang fuel knocking. So, ibig sabihin, hindi kailangang i-calibrate. Ibig sabihin, hindi dun yung problema. Pag mausok na ganyan, blow-by na. May instances na mausok siya dahil luma na yung langis. Kailangan lang i-change oil. Pero sa unit na to, 6HE1 to mga kayabe, no? Yan, 6HE1 to. So, paano malaman na blow-by talaga? Tignan natin yung tambot nyo mga kayabe. Kasi dapat kung kulang lang sa change oil, kung change oil ang problema, dapat yung tambot nyo hindi mag-uusok ng bluey, no? So, tignan natin yung tambot nyo. Ayan. Ayan yung usok nyo sa tambot nyo mga kayabe. Bluey. Normal idle niya po yan. Dapat walang ganyan. Kung mausok dun sa oil filler cap, kulang lang sa change oil yun. Change oil lang po yun. Langis lang po problema. So, dun natin masabi na blow-by yung makina. So, ano pa ba? Ganyan. Pag namimili tayo na sasakyan na bibili na natin na surplus, titignan natin kung malakas yung pressure dito. Ito, parang madadaya ka rito mga kayabe. Wala masyadong pressure siya mga kayabe, no? Usok meron. So, dapat kung may usok yan, sa tambot nyo walang usok. So, masasabi natin langis. So, ang problema na ito, piston ring talaga mga kayabe. Loss compression na ito. Bumabalik na yung binocompress yung atmospheric pressure sa crankcase, then linalabas siya papunta rito. At sa dito, may sumasabay ng langis dito mga kayabe sa PCB valve niya. Papunta rito sa intake, lalong nag-aasul pa yung usok, no? Ayan, patayin muna natin maingay. So, yun. Pag namili tayong sasakyan na wala tayong pang-compression test, dapat alam natin kung paano tumingin ng blow-by, no? Or loss compression. So, gaya na sabi ko sa inyo, kung may mausok kayo makita rito, at wala naman sa tambot nyo, pwedeng sa langis lang. Pero depende pa rin yun. Kung may usok na rito, may talsik pa, tas ang lakas ng pressure, yun, blow-by na rin po yun, no? So, sana kahit papaano makatulong yung idea ang shinare natin sa inyo, mga kayabe, no? Kung paano ba tumingin ng blow-by na makina. Isang example yun, no? So, kung hindi ka pa napag-subscribe sa channel ko at gusto mo itong magandang content, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mga kayabe, no? So, hanggang sa muli, mga kayabe. Adios!